Nag-travel pa siya mula Canada para ipakita kung gano'n niya kamahal ang ating bansang Pilipinas. Ayun! Iyan yung sakripisyo na kinakailangan ng bawat Pilipino. Na ganun kabigat ang iyong pag-ibig para makisimpatsya sa ginagawang paglabag sa batas ng ating kapulisan. Hindi ko na po patanagan pa. Pag-ibig sa tinubuang lupa, ang kanyang bitbit kahit siya ay napakalayo na, ang ugat at puso ng pinanggalingan ay nandito sa kanyang pinakamamahal na bansang Pilipinas, si Ginoong Freddy, hindi Mercury, Freddy Baguno, dating aktivista sa Pilipinas, ngayon ay leader ng Filipino community sa Canada. Lang ako dito. Anyway, wala naman akong gagawin sa Canada. Ako po ay isang retiro. Ako po ay dati ring kasamahan ni Kai Eric sa movement. Ako po ay nagturo sa PUP. PUP, Sangkatotak Aktivista. Kami yung mga nagtuturo doon. Okay. Ako po ay KOJC Vancouver, BC, Canada. They realize whom they are fighting for in Metro Manila. Hindi pa nila na-realize kung sino ang inaaway itong mga bangag na partido sa Pilipinas. Yan po ay ang Kingdom of Jesus Christ. Matakot sila, ang kinakalaban nila ay Jesus. Let me tell you about the Kingdom of Jesus Christ. Kasi yung iba po mga issue muna, no? I'll talk about the Kingdom of Jesus Christ. Kingdom of Jesus Christ is not a religion or denomination. It is an extension, spiritually, it is an extension of heaven on earth. Inhabited by new people with new spirit of repentance and obedience. The King of Kings, the Lord of Lords, the Doctor of all Doctors, the name above everything. Okay, alam nyo, na-tangoy din kami sa Canada. Dahil pinaglaban namin si Bongbong ng presidente, nabugol din po kami. Napasama ako sa
SMNI sapagkat the only broadcast coverage sa Canada ay ang SMNI. Tahimik ang mga ibang mainstream media. Kaya ang laki ng pasasalamat namin sa SMNI. Mabuhay ang SMNI! Mabuhay ang SMNI! Boses ng katotohanan! Mabuhay ang Maisog! Mabuhay ang Marcos Alice John! Nakikisa sa inyo. Meron din kami mga galawan doon. Salamat po. Magandang gabi at onward to our fight. Ayon, maraming salamat, Brother Freddy Paguno, boses ng mamamayang Pilipino na nasa Canada, subalit nakikipagkaisa sa ating mga adhikain sa mabuting pamamahala sa ating bansa. Pero ka Eric, meron din tayo isa pang magsasalita dito. Galing din sa hindi ako nagkakamali, si Ma'am La Arnie. Na matagal na rin, taga-subaybay ng SMNI, laban kasama ang bayan at talaga namang hindi po siya nagpahuli para makiisa sa aking ipinaglalaban dito sa Liwasang Bonifacio! At siya ay nanggaling pa mga kababayan sa Australia, boses ng mamamayang Pilipino sa buong daigdig, naglalagap lang, lumalaganap at lumalakas, si Ma'am La Arnie. BBM Rizal! Hindi po ako stage person, pero dahil para sa bayan natin na ako'y magsasalita. Ako po isang OFW, isang seafarer. On behalf of all the seafarer and all OFW around the world, nakikita po nila ang nagaganap sa ating bayan. Kung paano overkilling ang ginagawa ng gobyernong Marcos sa ating bansa. Ito rin na dala sasabihin ko. Imagine, pera natin ang ginagastos, ang kinukurakot ng mga kongresista nandiyan sa palasyo. Galit na galit ang OFW. Ay, hindi nila alam yan. Pera natin yan ang ginagastos sila, di ba? Kaya BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Ako po isang Katoliko, pero ako isang Pilipino. Alam ko nangyayari sa inyo sa Davao, sa KOJC. Kayo ay mapapayapang mga member ng KOJC. And not, I always say to all the bloggers, mga kaibigan ko, pag nakikita ko sila online, sabi ko, I'm not a member of KOJC. Pero lalaban ako para sa bayan dahil ako isang Pilipino. Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan, laban kasama ang bayan, laban kasama ang bayan. Sabi ko nga dating ko yesterday, paglabang ng aeroplano, maulap, hindi agad nakababa, nadali ako ng flight. Sabi ko, no matter what, sa Liwasang Bonifacio, darating ako, gusto makita yung mga vlogger na kaibigan ko, nakilala ko, wala pa sa Manila Bay, naging vlogger din ako. During pandemic time, kinampanya ko yan si Marcos because of BP Sara. Ay, namin ko napudol ako, pero move on. Pero dahil nga sa pagmamahal natin sa bayan, di ba? Continuity. Aming si Tatay Digong Lam, ang ating pinamahal na presidente, ang nagmahal na taong bayan! Ako natatakot dahil alam ko kasama ko ang Diyos, kasama ko ang taong bayan, at alam ko pinaglalaban natin na ito. Hindi ito makatarungan. Pilipino tayo, Pilipino ako, may pamilya ako, may pamilya.
pamilya kayo? Amo. Inabukasan ng ating mga anak ang nakasilalay. Ha? This is the reality. We have to fight for our rights. Si Tore, alam mo maraming mga pulis na mababait. Alam ko yan. Dahil kapatid ko ay isang mabuting pulis sa Quezon City. Yes. But it's not the right. Walang human rights. Oh, we're killing. Hindi makatarungan ang ginawa sa inyo dahil mabubuti kayong mamamayan ng Davao City at peaceful member kayo, peaceful member kayo ng LGC dahil ang pinapalaganap nyo ay salita ng Diyos. Amo! Yan sa gobyerno, di nila natin sila kakampi. Pero ang kakampi natin, ang Panginoon Diyos! Diyos at bayan, magtatagumpay! Diyos at bayan, magtatagumpay! Diyos at bayan, magtatagumpay! Diyos at bayan, magtatagumpay! O, last na. Masasabi ko lang sa KOJC at sa taong bayan, may Diyos na nakatingin sa atin, di siya natutulog. Kundi, because I feel the force of the evil and the goodness, I do believe in the word of God. Yeah? Alam ko, naiyak ako. Every time napapanood ko ang online, ang nangaganap sa Davao, sa KOJC, sa nangyayari sa bahay natin, umiyak ako after duty. Di ko masabi yung gusto ko, pero this is the right time na gusto kong masabi ang nasa loobin ko dahil ang sakit! Ang sakit bilang Pilipino! Ka Eric! Ay, napapanood kita, sabi ko, hanapin sa Ka Eric, si Bistak, lahat ng mga kakilala kong mga vlogger na kikilala ko, they know me at the Army Vlog. Sa Manila may pa ako nag-start, panood ni Tatay Dico. Pero alam nyo, saan nangyayari? Hindi na ito makatarungan. Alam mo yan, huwag kayo magbinibiyan. Metro Manila, buong Pilipinas. Sumama na kayo sa ating lahat. This is the right time. Si Bongbong Marcos, wala siyang utang na loob. Hindi ako nakinig kay Tatay Dikong, but now I will listen to Tatay Dikong. To be Pisata because Pisata is your daughter. Pero Tay, I love you so much. Salamat sa pagmamahal mo sa bayan. Alam ko, lapit na ang ating pagkumpay. Sama-sama lang tayo. Nanalo tayo sa Panginoon. Huwag tayo susuko. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat kay Ma'am Laarni Franco. Nakaka-antig. Damdamin ang sinabi niyang gusto kong lumuha sa nakikita ko sa nangyayari sa ating bayan. Alam niyo ba na may tula tungkol dyan almost 100 years ago. Sinulat niya ito. Kilalang kilala ito. Ang pangalan niya ay Amado Hernandez. Itong isang line niya.